sa may YouTube channel. So for today's video guys, ay nag-travel kami sa Tanay. And ngayon, nag-stopover kami dito sa location na to kung saan na-amaze ako sa CR guys. Kasi CR to ah, comfort room to, pero look! Merong mga plants sa likod. As in, ang ganda, ang perfect-perfect ng location. And ayan o, diba guys? See ya! So ayun na nga guys, nagpatuloy na kami ng biyahe. And kung mapapansin nyo, napakaganda talaga ng mga bundok na nakikita namin dito sa Tanay. And ang ganda talaga ng araw, nung araw na yun guys. Pero minsan talaga nag-change yung light ng ulap or ng mga liwanag, kasi talagang kumukulimlim din yung ibang parte ng Tanay. But unfortunately sa aming pagbabiyahe, talaga namang nakaka-refresh at nakaka-relax kahit umaalog-alog yung aking pagka-camera guys, kasi wala pa tayong professional camera like GoPro, yung mga ganon na talagang hindi umaalog kapag nagbabiyahe kayo, ay talaga namang perfect na perfect yan. Pero kahit ganon na nangyari guys, talaga sinulit ko talaga ang pagkakataon na ma-video ang pagbiyahe namin papunta sa Regina Rica or Regina Rica, kasi talaga namang ang ganda-ganda ng place na yun guys. So ayan, biyahe-biyahe lang tayo guys. And sobrang na-amaze ako sa daanan na dinaanan namin ngayon, kasi tingnan nyo naman guys, ang ganda-ganda na, diba? Wala nang mga lubak. Kasi way back 2000 and 2001 ay talaga namang hindi ganito guys. Pumunta ako ng Tanay dati kasama ng aking mga ka-youth members. And talaga namang hindi pa ganito kaganda ang daanan ng Tanay guys. Medyo rough road pa siya kung saan tawag doon, pinapaganda pa lang siya actually. Wala pa masyadong dumadaan. And ngayon talaga namang ang ganda-ganda na at ang perfect-perfect na ng daan kapag gusto nyong mag-road trip or gusto nyong mag-unwind sandali. Actually marami din ditong nagro-road trip gaya ng mga nagmo-motor lang guys. Napakaganda at meron silang mga venue-venue kung saan pwede silang mag-stay. Ayan. Kung napapansin nyo, ang lalaki din ng mga bato dito guys. Parang buhay siya na bato. Ang ganda-ganda niya tignan, lalo na kapag gusto nyo ng mga pictorial, pang Instagram. And ayan, yun yung mga makikita nyo dito sa Tanay. Wow, ang ganda! So ayan, pakita ng uso lang tayo. Joke lang guys. Ayan, sobrang na-amaze talaga kasi ako. Talagang ang sarap sa pakiramdam magbiyahe ng ganito. Actually kasama ko pala dito ang mga anak ko sa pagbabiyahe, and hindi siya advisable sa kids kasi medyo liko-liko ang daan. Para nga siyang bituka ng manok ang sabi nila, kasi maraming liko-liko talaga guys, and nakakahilo talaga as in. So ayan, tingnan nyo yung bundok guys, at sumabay pa ang napakagandang ambience ng mga clouds at ang ganda ng kulay ng langit, di ba? Sobrang perfect. Parang ang sarap umakyat sa bundok na yun guys. Charing. Kaso nga lang, di naman tayo pwedeng bumaba dahil meron tayong ibang destinasyon, di ba? Bongga. So ayan, may mga bahay-bahay din dito at mga kain-kainan. Kapag gusto nyong mag-fall over at nagutom kayo, pwede kayo doon kumain. May mga lugaw at etc. Marami pang iba. Pero sa mga part na to guys, medyo wala-wala masyadong mga tao. And dito nyo na mapapansin ang bituka ng manok or liku-likong daan na kung saan talaga namang, ayan, pansinin nyo guys, sobrang liku-liko talaga. Kaya nakakahilo, lalong-lalo na sa mga batang hindi naman ganun kasanay mag-road trip or magbiyahe-biyahe. At yung mga anak ko, after 2 years since nag-start ang pandemic, hindi na talaga sila nakapagbiyahe pa. So ngayon lang ulit sila nakalabas ng bahay namin at nakapag-road trip. At talagang hilong-hilo sila. So kapag may mga kasama kayong mga bata, kagaya ng mga anak ko, eh magbaon na lang kayo ng maraming plastic guys, para siguradong walang magkakalat sa car or sa sasakyan nyo. So ayan, liku-liko ulit tayo. And wala ka talagang mapapansin mga bahay dito sa lugar na to kasi medyo mahirap tirhan dahil wala ngang tubig, at the same time mahirap mamuhay kapag mag-isa ka lang siguro, parang ganon. So ayan,
Ayan. Ayan na yung mga part na sinasabi ko. Marami din pala ditong mga, ayan, farm ng mga manukan. Napakaraming manok, guys, ang dinaanan namin kung saan talagang siguro maganda talaga dito mag-farm. Hello na, guys. Hello, no. So, ayun na nga, dahil nahihilo na yung mga anak ko, guys, ay talagang hindi na kami nag-aircon. And thank you sa aking sis and sa kanyang mother-in-law sa pagsama sa amin sa kanilang pag-road trip. Dahil wala naman kaming car, guys. So, nakikiangkas na naman tayo. Char! Malay natin, balang araw, magkaganyan na tayo, diba? Walang imposible, maniwala ka lang. And keep on going lang sa iyong pangarap sa buhay. So, ayan, biyahe-biyahe ulit tayo, guys. Kasi sa part na to, guys, talagang ang ganda-ganda na naman ng mga bundok na makikita nyo. And as you can see, mayroon nag-stopover doon ng mga mag-jowa or mag-asawa. Siguro yun na mahilig mag-road trip. So, ayan, medyo meron ditong mga bagong gawang bahay na talagang ano. And dito sa part na to, guys, medyo nakakatakot yung daan kasi wala siyang side or hindi naka-close ang side niya. So, beware lang, mag-ingat po sa pagbabiyahe. Dahan-dahan lang tayo kapag nagbabiyahe tayo para lagi tayong safe, diba, bongga? So, ayan, pinapakita ko lang ulit sa inyo ang mga dinadaanan namin, guys, kasi ang ganda talaga ng lugar na ito. Kahit pa nag-road trip lang ako, guys, talagang na-appreciate po yung pagbabiyahe namin dahil talaga namang nakaka-refreshing. At alam nyo ba, guys, pag-akyat ko pa lang ng Tanay or pag-akyat pa lang ng sasakyan sa Tanay ay talagang ang bango-bango at ang fresh na air na amoy ko or nalanghap ko kasi ang dami-daming puno dito, guys. So talagang maganda yung oxygen na nalalanghap natin, diba? And naisip ko nga kanina na para bang hindi uso yung COVID dito kasi ang mga tao dito ay talagang wala lang, parang normal lang yung pamumuhay nila, hindi kagaya dito sa Maynila na talagang lagi kang naka-face mask tuwing lalabas. Pero sa lugar na to, guys, marami akong nakitang hindi naka-face mask kasi wala naman sila masyadong mga kadikitang tao. So, ayan, tingnan nyo naman yung langit, guys. Ang ganda-ganda talaga at sobrang nakaka-refresh yung araw na to talaga sa akin at nakaka-unwind. Ang ganda kasi talaga ng mga bundok na nakita ko. And ayan, marami minsan kayong madadaan ng mga restaurant kung saan perfect yung business nila dyan kasi bihira ka lang makakita ng ganyang uri ng business para kapag nag-stop over kayo, ay meron kayong makakain ng pagkain, diba, bongga? So, ayan. Hey guys, so it's me, Millian, and ngayon, guys, andito na kami sa venue na pupuntahan sana namin. But unfortunately, guys, close yung mismong venue nito. So call this Regina Rica. Ayan. Ang ganda kasi ng spot sa loob, guys. And marami na ako nakikitang mga videos and pictures ni Regina Rica. So ayan. Andito din si Aryong. Hi, Aryongi. Ayan, so close sila today. Monday, Tuesday, Wednesday, close sila. So, babalik ang, nag-open lang sila Thursday, Friday, Saturday. So, close siya, guys. Ayan, ito yung kanyang and ilalagay ko na lang sa mismo screen kung kailan siya open. And bawal pumasok dyan yung mga naka-shorts, kailangan naka- like this, nakaganito, nakapants or nakapalda kayo. So, dahil close siya, punta naman tayo sa ibang mga what you call that, ibang tourist spot dito sa Tanay. So, tara na! See you next time! Magkikita tayo ulit. Regina Rica. Oh, di ba bongga? And nandito yung sis ko. Hi, sis! And our baby! Ang aming baby na maganda! Daddy! Daddy, Dad! And also Ate Ken. Ate Ken, come here. Look at on my vlog. Say hi. Hi. Uy, halika na dito. So, ayun na nga. Close ang Regina Rica, guys. Kaya, ayan. Biyahe ulit kami. Guys, nag-pull over kami kasi ang ganda ng view. Ayan, papakita ko sa inyo.
Ayan, kung mapapansin nyo guys, napakaganda talaga dyan. And super, super lamig guys ng location na yan na akala mo nasa Baguio ka. And makikita mo na dyan yung Laguna Lake na talaga namang kitang-kita mo na ang ganda ng lugar. And maraming mga tao dyan na nag-stop over para lang mag-pictorial. So ayan, since wala kaming napala sa Regina Rica, biyahe na naman ulit kami guys at naisipan namin pumunta sa windmill ng Pililia Rizal. So this time guys, talagang inikot namin ang tanay papunta ng Laguna. So napakalayo talaga ng narating namin dito, but naging happy pa rin naman yung pag-road trip namin kasi nga ang ganda pa rin ng mga nakikita naming lugar. Ayan, kagaya nun, makakakita kayo ng mga kabayo, horse, carabao, cow, at iba't iba pang uri ng hayop na madadaanan nyo. And sa part na to guys, medyo nasa Laguna na kami banda, and makikita nyo, ayan, yung mga what you call that, palayan. O, diba? Ang ganda, super great. So guys, nakarating na kami dito sa windmill ng Pililia Rizal, and ngayon, hindi tayo makakapasa. Kasi, bawal daw. Since pandemic, close sila. So, ito yung windmill, ayan. So yun lang guys, so wala tayong napala sa ating lakad ngayon, kaya umuwi na tayo. Ayun o, ang ganda. Ang ganda sana pero bawal eh. So tara na. So ayun na nga guys, since pandemic daw, nag-close daw itong mga windmill. Pero okay pa din kasi nakalapit naman kami kahit papano. And ayun, pansinin nyo naman ang lalaki ng electric fan dyan guys. So feeling ko talaga laging mahangin sa labas ang mangyayari sa inyo. Hindi, joke lang guys. So sa part na to, medyo pauwi na kami. And super na-appreciate pa rin namin yung lugar kung saan kitang-kita namin kung gaano kalalaki ang mga windmill na meron dito sa Pililia Rizal. And parte na din pala ito ng Laguna, or meron kang shortcut na daanan para makapunta ka dito sa windmill ng Pililia Rizal. Gaya na nga ng sinabi ko kanina, ay umikot kami from Tanay to Laguna and to Pililia Rizal. Kasi andon yung malalaking windmill na yan guys. Tingnan nyo naman, ang dami-dami nila. Ang lalakas talaga umikot. So ibig sabihin guys, malakas talaga yung hangin sa part na yan. And nasa gitna talaga sila ng mga hindi ko ma-explain kung anong tawag doon, pero yun na yun. So yun na guys, ayan, malapit na itong matapos ang aking video. So sana nagustuhan nyo ang pag-tour ko sa inyo or pagsama nyo sa akin sa aking road trip. Please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel for more upcoming videos. Keep safe everyone. God bless you all. See you on my next video. Bye-bye.